Sabi ni Cash. Cash, good morning. Cash, come here. Cash. Siya po si Cash. Papakilala ko rin po siya sa inyo. Good morning, Cash. You say good morning. Isasama ko po kayo ngayon araw sa akin sa first ever vlog ko po. It's a busy day po for Alice. Handa na po ba kayo, Ka-Bamban? Tara, let's go! Done! By the way, sa mga nagtatanong po kung ano yung gamit ko pong shampoo, ito po yung gamit ko pong shampoo cake. Hindi rin po ito sponsored product. Ito po ay nabibili ko lang po sa internet. Lazada! Kain tayo, Ate G! Pagising ko ng umaga, ang ginagawa ko, pagkatapos ko maligo, mag-ayos ng hair ko dahil mahaba, kumakain muna ako ng breakfast, pagkatapos ko mag-breakfast, saka ka lang ako nagwa-work either sa election or sa farm, sa negosyo. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal, ay toyo. Kasi hindi siya malat at ito talaga paborito ko. Thank you, Ate Kat. Ikaw, Ate G. Mauna na ako sa'yo, ah. Okay. Tuwing umaga, mas masarap, may coffee, pampagising, at ito rin ang, paano ba? Pag wala akong coffee, hindi ako makakapagtrabaho. Ganon. Mamamayang 11, meron ka pong schedule. Then, sa hapon po, mga 3 p.m., meron pa pong dalawa. Then, pagtapos po nun, diretso na po tayo sa barangay Virgen de los Remedios. May meeting ka po ng 6 p.m. Sige. Ang gagawin natin, thank kumain ka ng marami. Thank you po. Ating kapatid, kumain ka ng marami. Para may energy tayo. Ate Kat, ayaw mo kumain? Busog ka pa? Sige. Lunch. Favorite ko pong ulam for lunch ay sinigang. Sinigang na hipon, na walang ginger. Tapos sa dinner, hindi pa ako masyadong makain kasi nagda-diet po ako. Masyado na po ako mataba. Sabi po ng ibang supporters natin, sexy daw po ako noon. Ngayon, chubby na ako, kaya nagda-diet po ako. Hindi po ako makain ng dinner. Binabawi ko na lang po sa breakfast at lunch. Tapos minsan po, sa dami rin pong pinupuntahan na fiesta, binyag, birthday, dami-dami ko pong ginakain maghapon. Kaya hindi na po talaga ako nakakapag-dinner. Actually, enjoy po ako. Mas importante, masaya po kayo. Hindi niyo po maramdaman yung pagod. Marami po nagtatanong kung maaga daw po ba ako nagigising sa umaga. Maaga po ako talaga nagigising. Early person po ako talaga. Nung wala pa pong election, ang gising ko po mga 5:30 ng umaga kasi umiikot po ako sa farm. Ngayon, may trabaho po ako sa gabi, nagmi-meeting ako sa gabi, nagko-caucus meeting ako sa gabi. Ang gising ko ngayon, sir, mga 7, ganun. Pero early person po talaga ako. Kasi sa dami rin po ng work maghapon, kailangan din po ipagkasya yung oras. Ganun po. Andito naman tayo ngayon sa office. Marami tayong paperwork na gagawin ngayon araw. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ako po ay isang taong mahilig sa abubot. Makikita niyo, marami po akong organizer. Ito, look. Color pink, kasi favorite color ko po talaga ang pink. Ang coffee mug ko pink din. Pink again.
Ayusin natin ang report na galing sa farm, galing sa piggery. Ayusin din natin mga incentive ng mga empleyado natin, mga bonuses nila. Meron kasi silang weekly na incentive sa farm. Kailangan po natin pirmahan yung checks nila every week para matanggap nila on time. Kaya ito, gagawin po muna natin. Guys, look, this is my calculator. Ito yung back niya. Sobrang cute, diba? Ito po ay aking calculator for the last 10 years. 10 years ko na po siyang gamit. Dala-dala ko siya everyday. Kasama ko siya sa bag. Kaya malaki po ang working bag ko po kasi calculator pa lang, sobrang laki na. Look, look, look. Hi guys! Ready na ako! Let's go! Let's go to our meeting number 1 for the day! Let's go! Tara na! Shoes! Bye-bye! Papunta na po tayo ngayon sa first meeting natin for the day. Magtatrabaho po muna ako. Pagkatapos ng meeting natin, dadalhin ko po kayo sa marketing ko kung saan po tayo nagbebenta ng mga pabi! Thank you! See you later! Dito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Magpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin dun sa pig farm, dun sa babi, kasi meron po tayo ngayon threat ng ASF. Baka mamaya tamaan po yung baboy natin, kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin, kasi kahit na meron po tayong election, inaalalayan din po at gusto ko rin po nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray kasi medyo pahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. Ang kulay ng itlog nila, puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Alam nyo po ba, bawat isang 100 perasong manok, nagkakaroon po tayo ng laying rate po ng mga nasa 85%. So, bawat isang 100 po na manok, kada araw, meron po tayong 85 pieces po na itlog. Ito po sila. Kumain po tayo ng maraming itlog, kasi ang itlog po, masustansya po talaga. Chiling! Guys, alam nyo po ba, mga chicken po natin, kumakain po sila average ng 110 grams na feeds a day. So, bawat isang manok po, 24 hours pala sila kumakain, at libitum, average po, isang araw, 110 grams ang kinakain nila, bawat isang hen. Tapos po, ang laying rate po nila is nasa 85% pa rin po sila as of the moment. Pag medyo pa-peak po, umaabot po tayo ng 92%, 90%. Pag medyo tumatanda na po sila, medyo pababa na po yung laying rate natin, pumababa po sila ng hanggang as low as 70% or even lower. Kaya every now and then po, nagpapasok po tayo ng bagong manok, bagong inahin, para ma-maintain po natin yung performance. Ito po yung eggs natin, mumili po tayo ng maraming itlog, kumain po tayo ng maraming itlog. Next time po, pagka may vaccine na po for the ASF, dadalhin ko naman po kayo sa piggery. Kasi ngayon po may threat, baka tamaan po tayo ng ASF, kaya hindi ko po kayo madala sa piggery. Dito naman po tayo muna pumunta. Sa susunod ko pong vlog, may papakita pa po ako sa inyong iba naman. This time po, chicken po muna tayo. Andito naman po tayo ngayon sa ating grading area for the eggs. Dito po natin titimbangin ang mga itlog po natin na galing po sa loob ng farm, yung mga chicken eggs po natin. Iniweigh po natin kung anong po mga timbang nila. Let's go! Trabaho po muna tayo! Ito po ang kiwi. Kiwi po ang pinaka-smallest. Tapos we have extra large. Tapos meron din po tayong large egg. Meron po tayong medium. Meron po tayong small. Ngayon po, medyo mainit po ang panahon, kaya karamihan po ng production natin ay small. Kinulayan ko na lang sa artificial color. Chiding!
Tignan nyo po, mas marami po yung small, mas konti yung medium and large. Kasi mainit po yung weather, so yung manok po hindi po kumakain ng maayos. Kaya pangit po yung kanilang... Kaya pangit po yung kanilang production. Ito po ang ginagawa natin dito sa chicken farm natin. Nag-grate po tayo ng egg. According to their weight, iba-ibang timbang, iba-ibang category. Meron tayong peewee, meron tayong extra small, small, medium, large, and extra large. As of today, as of the moment, ito lang muna gagawin natin. At sa susunod po, dadalhin ko po kayo sa ibang lugar naman po para makita nyo po ang mga ginagawa ko po sa mga negosyo po natin. Guys, uwi na rin tayo ngayon yan sa Bamban kasi meron pa akong caucus meeting mamayang 7 o'clock sa Barangay VDR. Samahan niyo po ako. Pero sa ngayon po, uwi po muna tayo sa Bamban at para makapag-prepare din po muna tayo ng konti. Maraming salamat po at sa susunod po, sa ibang lugar ko naman po kayo dalhin. Bye-bye! Bye-bye chicken! Bye-bye! Bye-bye everyone! See you later sa Barangay VDR po! Hi guys! Andito naman po tayo ngayong gabi sa aking barangay, Barangay Virgen de los Remedios. Tara po, samahan niyo po ako. Puntahan natin yung mga kababarangay natin. Napagod po ba kayo? Ako po, medyo hindi naman napagod, medyo nasanay na. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon araw. Hanggang sa muli po, good night, Ka-Bamban!